guys, kasama po natin si Director General Jeremiah Pitika. Sir, kumusta yung magkakaano ngayon? Marami ka ginawa na yung araw na to, so pwede kayo po yung manalo. Opo, nagpapasalamat kami sa pamunuan ng Maynus Cavite sa ating kaibigan si Mayor Ibarguro Maliksin sa kanyang pag-launch ng National Bible Month dito sa Imus sa kanyang successful na business one stop shop at yun na rin sa launching mo na Philippine Moral Transformation. Talagang Imus is really set to be a model city sa ating bansa. So congratulations. Mabuti ang ating Pikinoon. Thank you po. Pa-invite ko sila na mag-self kayo sa Barberong Broker. Sa Barberong Broker? Barberong Broker. Sa Barberong Broker, mag-subscribe po kayo. Like, share, and subscribe. Ah, thank you. Sakto, sakto. Thank you po. Thank you. Subscribe, ring the bell, mag-like, comment, at i-share mo na. Nakadaan ko po dito sa lungsod po ng Imus. Sa katunayan ay nung nakuha ko po yung invitation po ng ating pag-meeting and aking pag-meeting na si Mayor si ay ginansin ko lahat ng schedule dahil sabi ko hindi pwede hindi ka nangyari dahil napakalaki po ng akin pong pag-asa na ginagawa po dito sa Imus ay mare-replicate po sa kabuuan po ng Cavite. Alam niyo po, Cavite ang pinakamalaking in terms of population na probinsya sa buong Pilipinas. Alam niyo naman po yan, ano. And it is really an honor for us. So para mainawan lang ho, bakit ako nandito, kami po ni Commissioner Greco, Delica, ay kapwa ho kami na nanibilihan ngayon sa administrasyon po ng ating Pangulo, si Pangulo Duterte. Ako po'y bilang anti-renting authority, Director General, si Commissioner Greco naman po ay sa Presidential Anti-Corruption Commission. Ang amin po kama ay tumatayo naman na advisor ng ating Pangulo on religious affairs. So ibig sabihin mo, tatlo kami na... Kaya tatlo po kami na nagtutulungan po dito. Pero sa amin po kasi yung pagtingin dito, ang lahat po ng aming ginagawa ay magkaka-connecta. Dahil ho, baka kaya po lumalaki yung corruption, kaya po dumadami ang fixer, kaya po dumadami ang mga lagayan sa ating pamahalaan dahil hindi po matibay ang unit ng pamilya. All of those things, lahat po yan, lagi mo namin sinasabi, na bago maging problema ng gobyerno at pamahalaan, ay nagiging problema muna ng pamilya. Before a child is considered a problem or a menace to society because the child or that person is a criminal or a drug, ay si Joe Tobias noong 1995. So hindi po sikreto ang istorya po ng ating ama. At maaaring ibang sa inyo na naabutan o kailaran o kaya medyo mas bata kayo ng konti, narinig niyo po. And kung hindi po binago ng Diyos ang kanyang buhay, ay wala rin po kami. No, we cannot really stand before you and talk about change and reform. And that is very important para po sa bawat isa sa atin na naninilbihan sa gobyerno. Dahil kung wala kang pag-asa ng pagbabago, eh napakalungkot. Kung ikaw ang leader and you do not see that there is a chance to change, genuine and real change, kung pinag-usapan natin
ni Mayor Hat ngayon sa inyong mga konstituwente. Tatanungin niyo ba, tama ba yun? Ito pa ang dapat natin gawin? So what makes that person agree with you is because they think that you're right. And without a, you know, a fixed moral compass, who would say that you're right and I'm wrong, or I share to you ang patungkol po sa aking mampung ginagawa, aming ginagawa sa anti-directing authority. Kung naalala niyo po, ang ating Pangulo, lagi niya sinasabi, panahon na mawala ang pila. Panahon na ilagay natin ang lahat online para ang tao ay hindi nahihirapan. So, next slide. So, itingnan lang natin mga bilisan, ano? So, sinabi ko ng ating Pangulo sa kanyang SONA 2020, the DILG, BBM, and ARTA at tumaking ng opisina, along with the ulitin natin. Okay, ito po lang yung short video patungkol po sa anti-directing authority, no? Ito naman is narred tape at corruption upang tuluyan ang mapabilis ang mga proseso ng gobyerno. Upang makamit ito, may dalawang nagdasdasabay na tatahakin ng ARTA. Nandito ang empowerment at enforcement. Una ay ang empowerment, kung saan bibigyan ng tulong at kapasidad ang mga ahensya ng gobyerno para ma-streamline, ma-re-engineer at makikalat na ang kalidad ng kanilang servisyo tulad ng regulatory impact assessment, kung saan ang mga proposed na proseso ay sinisigurado ng progressive na effect at ang regulatory management system para patuloy na maging effective, productive at efficient ang proseso ng mga ahensya sa pamamagitan ng pagsigurado na ang lahat ng ating mga regulasyon, batas at polisiya ay tumaan sa mas masing pag-aaral. Pangalawa ay ang enforcement, kung saan ang mga ahensya na lalabag sa batas ng ARTA ay papatawan ng naaayon na kapagsahan. Guided by these two pillars, our gift of productivity and efficiency to the people will be just a step away. Thank you. Next slide, tingnan mo natin. So, pinag-report, ang aming pong opisina ay na-create lamang ito pong 2018. Kaya yung iba ko sa inyo sinasabi, hindi namin alam ng opisina. Ito ay na-create lamang sa visa mo ng Republic Act 11032, Parties of Doing Business na Batas. At naglagay ng panibagong departamento na direktan po sa ilalim ng ating Pangulo para masigurado na tuloy-tuloy po ang laban sa red tape, ang kampanya laban po sa red tape, no? So, dalawa po ang general functions po ng aming opisina. Ito po yung empowerment, yung tumutulong po kami sa pag-streamline, re-engineer at improve po ng regulatory management systems, no? Create po ng mga business one-stop shops sa local government offices, pati po sa national government agencies. Ganyan na rin po yung pagkakaroon po ng mga automated system, no? Pangalawa is yung enforcement. Ito naman po yung mga nangihipit ng mga papel, clearances, mga permits. Pumasok kasi sa government office, wala pang alas 5, pinapalis ka na, no? Lahat po yan ay kami rin na nag-imbestiga at nagkakaso sa kanila. Next slide. So, dalawa po ang laban mo ng ARTA sa red tape. Pag sinabi mo natin red tape, nagsimula po ito yung word na red tape. Noong unang panahon mo pala, ang mga hari kapag naglalabas sila ng mga utos ay binabalot nila sa pulang ribbon. Inabalot na nila ang kalang mga utos at ito yung umiikot sa taong bayan. So, pag sinasabi dumadami yung red tape mo, kasi dumadami yung mga patakaran, dumadami yung utos, nahihirapan ang taong mag-comply. Pero eventually, nagkaroon ng secondary meaning ito na sinasadya minsan, ano? At dahil kahirap po ang proseso, naghahanap ng alternative na paraan para magawa ang proseso sa pamamagitan ng paglalagay, fixing, all of those sorts. Pero basically, pag sinabi mo natin, ito po yung mga difficult na proseso na minsan hindi naman kinakailangan na hinihingi pa. Okay, so we do this in an agency level, mga individual po ahensya, individual na ILGU, individual po ng mga opisina, at inter-agency level. Ito naman po yung 10 ahensya na dinadaanan mo
cell site, you will have to go to 10 national government agencies and one LGU. So, kasama mo yan, no? Agency level, tsaka yung inter-agency level. Yan ang nakita mo natin. Next slide. So, gusto mo namin sabihin na lahat ng government services ngayon ayon po dun sa batas ng Republic Act 11032 ay kinakailangan makategorize into three categories ang lahat ng government services, national or local, whether this is simple transaction, complex transaction, or highly technical transaction. Ang sabi mo ng batas, sa simple transaction, 3 days lang dapat inoproseso. Kung simple, ibig sabihin, ministerial lamang, ano, wala lang masyadong pag-aaral, basta kompleto yung dokumento, within 3 days na kinakailangan ito ay ma-actional, whether denied or approved. Kung ito naman ho ay complex, dahil kailangan ng audit analysis, 7 days lamang. Kung ito po ay highly technical, dahil ito po ay involves public health and public safety, 20 days, ano ang sabi ng batas. So dapat nag-re-reflect sa citizen's charter po natin yan. So pati po ang mga barangay, no? Kung wala po ang citizen's charter, pwede mo kayo maglagay. At nakalagay na ka-reflect po dyan yung mga servisyo at gano'ng katagal at gano'ng kabilis. No? Next slide. Ngayon po, ang atalit mo ay nag-issue ng mga automatic approval. Dahil sabi mo ng batas, kapag sa loob ng 3, 7, 20 araw, hindi mo na-aksyonan ng opisina, ang application na ito, kung kumpleto na, bayad na, automatically approved by operation of law. Ibig sabihin ang nag-approve na po kongreso. Yan po ang sabi ng batas. Basta ito'y kumpleto sa dokumento at ito po ay bayad na. No? At yung nag-ipit at hindi mo nag-aksyon ay maaari po mong papatawan ng paparusunan na suspension or dismissal. Now, tandaan mo natin, hindi ibig sabihin na lahat ng application ay dapat inaaprubahan. Ang sabi lang mo natin dito, lahat ng application ay dapat aksyonan sa loob ng 3, 7, or 20 araw. Depende mo yan sa classification niya ng services. So, meron po tayong mahigit kumulang na almost 7,000 permits na declared to ARTA since last year na automatically approved by operation of law. So, dumating yung sabi, whether national government agency, FDA man yan, LPFR man yan, LGU man yan, nung ating pinag-aralan, tingnan natin, tinawag mo natin mga parties, 3 days time naglabas mo ng automatic approval. Declaration, automatically approved po ang dokumento. Ayan, next slide po. So, ito naman po yung enforcement side, yung penalties o, no? Tingnan mo natin mag-ibisa. Sa panahon ngayon, hindi na pwede nakakalusot ang hindi sumusunod sa batas. Ang mga kalokohan nito, walang takas. Si Boss, mahigit yan. Kaya tignan mo, unang pagkakaman mo palang, magbigyan na ang parusa. Oo, sumayto ka pa. Aba, wala kang kadala-dala. Kaya tatang ito, ipapataw sa'yo. Di ko sure sa'yo ah. Ang akin lang, mag-isip-isip ka na. Si Boss, panalo yan. Okay, ang Boss, ibig sabihin, Business One Stop Shop, POSS. Next slide po. Okay, so ito po yung mga violations under the Act. Okay, tingnan nyo mabuti. Dahil ang accountable officers po na to is yung head ng agencies o yung head ng opisina. No? Kung kayo po nag-approve, ano natin, mabilis. So, ang una po is refusal to accept application with complete requirements without due cause. Kung kumpleto ng application na ayaw mong tanggapin kasi baka ito po yung 3 days mo, eh, violation din mo pala yan. Second, imposition of additional requirements other than those listed in the Citizen's Charter. So, yung Citizen's Charter, nabanggit mo kanina, para po ito menu ng isang restaurant. Meron ng isang restaurant. Kung magtalo kayo sa restaurant, ang una nyo titingnan, ano ba ang mga putahing binibenta nila dito? Magkakaano ba?
No, pero ang Citizens Charter nakasulat po doon ano ang mga serbisyo, gaano katagal ang pinaproseso, ano ang mga requirements, magkano kailangan bayaran, at kapag mayroong problema, ano ang feedback mechanism. So meron po tayong format yan, pwede mo kayo pumunta sa Parenting Authority website, makikita niyo po doon ang format. Papasok nyo lang po yan at isusubitin nyo po sa amin para kami po may record. So, if an agency imposes additional requirements or additional fees na wala sa Citizens Charter, violation po ng batas. Failure to give the written notice on the disapproval or of an application. Dapat ito kanina, hindi naman na application dapat po aprobahan ninyo. Talagang violated to ba, may violation talaga. Huwag mo aprobahan nyo na nung isang NCR nyo yung tumawag mo sa akin during yung ECQ. No? So, DG, anong gagawin namin dito? Pinasara ka itong negosyo, mayroon problema, mag-a-apply na ulit. Bakit yung pinasara? Eh kasi lapit-lapit na tayo na yata ng gaming o computer doon sa tabi ng eskwela. Sabi namin bawal. Kasi, alam nyo na, yung mga bata, yung sumagana, pupunta doon. O di ba nag-apply na yun, hindi na yun. Kasi, violation sila, yung mag-ground po. Ah, kasi sinabi ko, pag hindi ka mag-inaksyonan, violation daw ng harta. Kung hindi action namin, deny po, pwede i-deny. But it has to be driving. So, kayo niya, no? Kung talagang hindi mo karapat dapat, huwag mong bigyan. Ang mahirap po kasi, application inubuan. Tama po? Mas mabuti po yung application na dininay kasi inubuan. Kasi yung dininay, meron ang remedy. Yung inubuan, wala kang ganun. Walang remedy to ng tao. So, okay, next is failure to render government services within the prescribed processing time. Hindi inaksyonan sa 3 araw, 7 araw, 20 days. Failure to attend to applicants prior to the end of working hours and during lunch break. Ito kung marami mo kami nakasuman. Kasi nag-no-no break, naglagay mo, masama pa po nun, ako yung mismo yung nandadoon. Doon kami, pinalis ko sa pila. Kasi nag-inspection kami, nagay mo na lunch break daw sila. Ang dami yung pili. Pinangway, pinagis. Balik ka na kayo na muna. So, bawal mo yun. Tsaka ako, kapag ka naroon mo sa opisina ninyo, before the close of the work hours, entertain po namin. Okay? Yung iba ko kasi, mahilig may quota system to. Quota na kami yun. Hindi mo pwede pala. Failure or refusal to issue official receipts or and tetrahage, ito po ang matindi yung fixing and or collusion with fixers. Yung fixer, ibig sabihin meron yung ilalagay din sa loob. Alam mo natin, bawal niya. Pero nakapagpulid tayo sa kanila. Kung ikaw ang negosyo ko talaga yan, no? Nag-aayos ka ng papel, okay na lang. Sige yung professional. Pero kung may nilalagay din sa loob, para ito mag-referential treatment, fixing po yan. Bawal na bawal po. So, ang first offense po natin, any of this offense except on letter H, suspension po ng 6 months. At yung second offense pag yun po, ang penalty, ito po, no? Administrative liability with 6 months suspension, provided however that the case of fixing or collusion under section 21, the penalty liability will be the second offense. So, sa una, violation, suspension, 6 months without pay. Pag inuwi ko kasi biniyantahan, no? Binalikan. Ayaw na magsubukin mo yun kasi pag sinubukan mo sila yun at mahuli ito, baka malikan kami ng mga tao. Pag sinabi, sabi ko na yan, hindi, okay lang yan. Subukin mo kasi pag inuwi ko yan, administrative liability and criminal liability of dismissal from the service, perpetual disqualification from holding public office, for future of retirement benefits, imprisonment of 1 year to 6 years, with a fine of not less than 500,000 to not more than 2 million pesos. So, mabigyan po yung penalty. So again, this was passed on in 2018. Nasama ang pala doon, pero nung iba, 2 beses na mo silang nakasuhan dahil mo iniipit po yung papel. Next slide. Nandali ang tunalaman po, yan lang po yung aming mga case handling. Next slide po.
po, ang pinakamalaki at mahalagang function ng ARTA ay po sa aming palagay, yung streamlining at pagtulong po sa mga ahensya na paiksiin ang mga proseso. Ano? Next slide po. Design ko na lamang. Nakuwento ko na sa inyo yung citizen's charter kung ano yan. So, talunanan natin yan. Ano? Okay, ito po yung minimaya program namin, a national effort for the harmonization of efficient measures of interrelated agencies. Meron po kami limang sektor na pinili na gusto ko natin streamline sabay-sabay. At start po kami last year, March. Yun po yung connectivity, yung mga telcos, socialized housing, pharmaceutical, food and pharma, logistics and power and energy. Siguro bigyan ko ng example na mabilis. Yung nangyari po dito sa telcos, no? ARTA po ang nag-lead na kaya po na-streamline natin mula 8 months to 1 year ang processing natin to 16 days na lamang ngayon. No? And yan po, next slide. No? So ito po yung example, ay hindi na ito updated. Total of permits na nakuha po nila last year is 10,000 po, umabot ng 10,000. Ngayon dati, ang isang permit nila inaabot ng 8 months. So ngayon, nationwide, may everything, minimi po namin itong mga offices na ito, ay itong mga telcos, no? It's more than 10,000 permits ang nalabas po nila. Next slide po. So ito lang po ang picture po ng Nihimaya program. Dati po, kung gusto mong magnegosyo ng connectivity telco, 30 permits. Na-reduce po natin ang 8. From 86 requirements to 35 to 241 days to 16 days. Sa logistics naman po yung mga tracking ay matatapos po namin sa February. 209 steps to 34 from 271 days to 35. No? And so on and so forth. So food and pharma, ganun din po. No? Yung iba hindi po namin na ilagay pa. Pero ganun din po. No? 52% reduction ng time lang namin po goal. Okay, next slide. Ito po yung napinibida po kanina kay Mayor at saka kay Vice, yung Central Business Portal. So, dati mo, ito po yung current process po natin. Kung gusto mo magtayo ng negosyo, tanda ko muna sa SEC, no? Bahay ka sa Baco, punta ka ng LGU, punta ka ng barangay, bookstore, BIR, SSS, yung pag-ibig. So, maximum, sabi mo ng World Bank, 33 days to 60 days para makapagtayo ka ng negosyo sa Pilipinas. Pero dito po sa Central Business Portal, ito po online portal na i-launch po namin sa January 2028, no? Lahat na po sa isang site online, sa isang form, SSS, BIR, Finland, Pag-ibig, SEC, at yung LGU ay ito na rin po, no? Yung mga ready ay kinakapit na po natin siya. So sa loob ng isang araw, makukuha na po natin ang business registration natin from national hanggang local. Ganun po ang ano yan, no? Sige ho, next slide. Palapakan niyo naman po ang efforts ko natin ngayon. So ang target po natin, dati yung 13 steps. Pag sumaya ka ng negosyo, maging 1 step na lang. Dati 33 days, maging 1 day. Dati 27 requirements across government agencies, ngayon po lumiman na lang at lahat online. Next slide po tayo. Next slide po tayo. So nag-issue nung mga guidelines para pwede yung gamitin ng mga national government agencies at LGUs. Business one-stop shop, gaya yung pag kanina, napakagaling po ng inyong mga business one-stop shop po ng Ingus. Alam ako, ito lang po ako. Congratulations to your advice. And I'm sure, pagdating mo ng May, at mo yan, maka-automate niya na po. At ang sabi ko nga ko kay Mayor, kung papayag si Mayor, unang-unahin natin ang Ingus na kumapit po sa Central Business Portal dito sa Cavite. Ibig sabihin, kaya mo magiging example. Ay, hindi ko lang ulit eh, sa region. Sa region, tuloy natin. Kung okay mo kay Mayor yan. So, next slide, okay? So, anyway, okay. So, ang sabi mo nga, mga tipangulo, na it's gaining momentum, no? Laban mo natin sa lipid. Pero mahaba pa po, napakadami pang kailangan ni Yusin. The train of reform against lipid is now on the move, only under the hopes of the people for a better Philippines. And anyone who chooses not to move will be not over.
talaga mong sasagasaan, masasagasaan ka ng pagbabago. Ang sabi nga ho nila, na it's useless na labanan mo ang future kasi nandun na yun, nag-aantay na sa atin. Ang lahat po ng sarili na ginagawa po natin, ng modernization po na ginagawa po natin, and I believe, no, meron din parang integration na sinusunod din po sa mga barangays at po sa mga LGUs. Lahat po ito ay para sa kagaling na po ng negosyo po dito po sa ating lugar, sa ito po mga barangay. Ang lahat po nung nakita namin ng mga cities that fully integrated at lahat ng mga systems nila, nakita po natin na sila po, no, talagang lalong bumulusok po ang negosyo sa kanila. Nais ko lang kung ibigay ang ating buong suporta kay Mayor Calixi, kay Vice Mayor, at sa lahat po ng mga yes, po. Kaya lang hindi na para sa bayan, para na sa mga pang-YouTube na lang. So ito po si Mayo, yung kapartner ko dati sa mga libreng ko dito sa Imus. Ngayon po may nilaw sila dito sa Imus. Mayor, pwede po ano ba yung masabi mo sa nilaw ni Arnal? Yung programa na dito sa natin ay pangkito sa katawang natin, Philippine Moral Transformation. Ito si Mayo, yung mahal na Pangulo at kasama siyempre natin. Ang Director General ng ATA na si Attorney Jeremiah Delica, pati yung lahat ng mga pastor sa SOG, no, at yung mga kasama natin sa Omara, yung gusto siyempre natin na ma-involve yung ating mga kasama sa barangay. No, para talaga yung tinatawag nilang moral transformation, dapat nagsisigil sa mga tahanan ay mapalagandap natin sa buong city. Yes, marami sa pwede mo invite sila mag-subscribe sa Barbero Broker sa YouTube channel. Okay, lahat ng mga dyan, huwag yung kalilimutang suportahan ng ating Barbero Broker. Broker. Yes. Okay, siyempre, lahat ng mahal ako dyan dito. Yes, maraming salamat, Mayor. Salamat po.
Mag-subscribe. Ring the bell. Mag-like. Comment. At i-share mo na.